Before we start, 만나랑이 보다요. 바날라트 마바기 나망조스 나사미나이 나구마마할 살라마포사 인용박다스 물라사 왈랑안강 임베르노 마이박아사 우박마카바살랑이 가히 까미아이 마마마다이 엔 마이 로즈데이 설먼 가사만낭 말라강 브라도젠 시터스 사하라반낭 빵이노온 박규삽 사마닌요포 까미 우빵 마우나완 망아살리타낭조스 앗칼로반낭조스 꿍얼랑툴롱낭 에스피트산토 힌디 뿌에데 마우나완 앙칼로반낭조스 꿍마이망아 카파티 나마이랍 오아 마사키 바키우삽 마갈링 물라사 마이랍 시추아션 앤 오버컴 물라사 마이랍 시추아션 가야 바키우삽 뚫롱한 뽀니뇨 신라 우빵 마부하이 빠라사 인용 깔루알라티안 사범하기 딴낭 나티디랑 부하이 나날랑인 까미 바라사 디스트릭트 바이블 세미나 물라 부가스 바키셈 마라민 깔룰루아 우빵 말릭다스 까야 구스토나민 나 말 구스토나민 말루알 하티사 인뇨 사범하기 딴낭 수스노 바이블 세미나 나 이도 엔꿍 마이 망아 카파티나 힌디 두마달로 사 로즈데이 설먼 박기우삽 사마한 인요포 신라 우빵마나틀리사투 나이 나 초르체 한강사 이깔로왕 바가다띵니 예수 그리스도 엔 한강사 훌링 펠로십 나이도 박기우삽 사마한 인요포 까미 사이 수비도 산토라만카미 나그티티왈라 이디나달랑이 나미니토사 방알란 니 예수 그리스도 나사미나이 나그마말 아멘 네. 북산보 나틴사 누가 챕터 5 Luca chapter 5 verse 5 Pasayin po natin sabay-sabay 3, 2, 1 Sumagot si Simon Guru, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli Subalit dahil sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat Yung oras ay mabilis Already yayong araw ay February 18 mabilis. And susunod summer retreat, 2024 summer retreat ay malapit. Mula March 29, magsisimula 2024 summer retreat. Sa ating Christian life, ang ipangaralang ebanghelyo ay pinakamahalaga dahil tayo ay nabubuhay para sa Ebanghelyo. Ang layunin ng ating natitirang buhay ay ipangaralang Ebanghelyo. Kaya, nalalangin tayo para sa summer retreat and we are inviting malakang kaluluwa upang maligtas sa pamamagitan ng summer retreat 2024. Yayong araw, yung pamagat ng sermon ay ano ang gustong pagsunod? Dito, sinabi ni Simon Pedro dito, Luca chapter 5 verse 5, basahin po natin sabay-sabay. Sumagot si Simon, guro sa buong magdamag ay napakapago kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita ay iulok ko ang mga lambat. Number one, ano ang wastong pagsunod? Dito may nilalaman tungkol sa
wastong paksunod. Number one, ang wastong paksunod ay ang paksunod sa salita, hindi ang makatuwirang paghatol o karanasan ng tao. Dito, sinabi ni Pedro, sa katunayan, narinig niya ang salita ni Jesu Kristo. And then, sumunod si Pedro ayon sa salita ni Jesu Kristo. Dito, tingnan po natin sa versikulo 5. Dahil sa iyong salita ay iuhulog ko ang mga lambat. Ito ay wastong paksunod. Hindi rely on kanyang karanasan. Sumunod si Pedro ang salita ni Jesu Kristo. Sa mga Israelita sa ilang, nabuhay sila habang 40 years sa ilang. Pero ang mga Israelita complain sa Diyos at kay Moises sa ilang. Dahil maraming pagtrusa sa ilang. Kaya complain ang mga Israelita. Sa panahon yon, inisen ng Panginoon fiery Ahas. Kaya maraming Israelita ay namatay. Buksan po natin sa Bilang chapter 21. Bilang chapter 21 verses 8 and 9. Bilang chapter 21 verse 8 and 9. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang makabandag na ahas at ipatong mo sa isang tikin, at bawat taong nakagat ay mabubuhay kapag tumingin doon. Kaya't si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin, at kapag may nakagat ng ahas at tumingin ang taong iyon sa ahas na tanso ay nabubuhay. Dito may nilalaman tungkol sa wastong paksunod. Sa katunayan, hindi 19 diyan ang mga Israelita tungkol sa salita ng Diyos. Pero nang sila ay sumunod ng salita ng Diyos, sila ay nabuhay. Kung bitin mula sa Ahas, sino ang kailangan? Doctor or medicine, tama ba? Pero sinabi ng Panginoon, tumingin ang Ahas, baka mandang na Ahas, kung ngayon ikaw ay mabubuhay. Ito ay yung salita ng Diyos. Kaya ang mga Israelita, nang sila ay sumunod ng salita ng Diyos, sila ay nabuhay. Tingnan mo natin sa versikulo 8. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang bakamandang na ahas at ipatong mo sa isang tikin, at bawat taong nakagat ay mabubuhay kapag tumingin doon. Ito ay yung utos ng Panginoon. Kaya ano ang nangyari? Kaya't si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin, at kapag may nakagat ng ahas at tumingin ang taong iyon sa ahas na tanso ay nabubuhay. Ito ay wastong paksunod. Ang wastong paksunod ay ang paksunod sa salita ng Diyos, hindi ang makatuwirang paghatol o karanasan ng tao.
ito ay wastong pagsunod. Kaya, Brother John Sheeters, hindi huwag po rely on sa iyong karanasan. Rely on salita ng Diyos, ito ay wastong pagsunod. Kung ano, upang sumunod ng salita ng Diyos, ano ang kailangan po? Ang salita ng Diyos sa ating puso. And kung kulang salita ng Diyos, kailangan ng fellowship o counseling. Kung ano, sa pamamagitan ng Biblia, alam natin ano ang kalooban ng Diyos, ano ang wastong pagsunod. May Biblia, may katotohanan sa ating buhay, ito ay also biyaya ng Diyos. May paraan. Yeah? How should we do? May paraan. Ito ay also biyaya ng Diyos. Kaya, Brother and Sisters, alam ninyo, ano ang wastong pagsunod? First, ang wastong pagsunod ay ang pagsunod sa salita ng Diyos, hindi ang makatuwirang paghatol o karanasan ng tao. And number two, ano ang wastong pagsunod? Ang lubusang pagsunod ay wastong pagsunod. Ano po? Ang lubusang pagsunod. Lubusang pagsunod. Doong linggo, nag-aral natin tungkol ito. Pero, mag-review tayo tungkol ito. Si Ezekiel and si Propeta Isaiah, sumunod ng salita ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, ito ay ang lubusang pagsunod. Lubusang pagsunod. Ito ay wastong pagsunod. Buksan po natin sa Ezekiel chapter 4. Ezekiel chapter 4, verses 4, mula sa versikulo 4. Pagkatapos, humigakan ng patagilid sa inyo kaliwa at aking ilalagay ang kaparusahan ng sambahayan ni Israel sa iyo ayon sa bilang ng mga araw na iyong inihiga roon. Papasanin mo ang kanilang kaparusahan. Sapagkat aking itinata sa iyo ang bilang ng mga araw, 390 araw, katumbas ng bilang ng mga taon ng kanilang kaparusahan. Kayo mo, katagal papasanin ang kaparusahan ng sambahayan ni Israel. Versikulo 7. At ikaw ay haharap sa tako ng pagkukob ng Jerusalem na nakalitaw ang iyong kamay at ikaw ay mapapahayag ng propesya laban sa lunsod. Versikulo 8, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Narito, lalagyan kita ng lubid upang ikaw ay hindi makabaling mula sa isang panig patungo sa kabila hanggang sa matupad mo ang mga araw ng iyong pagkukob. Yeah, dito, may halimbawa tungkol sa lubusang pagsunod. Si Propeta Ezekiel sumunod ayon sa salita ng Diyos. Yeah. Upang maging tanda para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito, tingnan po natin sa versikulo 5 muna. Sapagkat aking itinakta sa iyo ang bilang ng mga araw, 390 araw. Ilang araw po? 390 araw. Yeah. Paano po? Yeah.
humiga sa kanan o kaliwa? Kaliwa. Yeah. Habang 390. And sa versikulo 9, kapag natapos mo na ang mga ito, ikaw ay hihiga sa ikalawang pagkakataon sa iyong kanang tagiliran. Yeah. Ilang araw po? 40 araw dito ayon sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, dahil sa mga kasalanan ng South Judea, humiga sa kaliwa habang 390 araw. And dahil sa mga kasalanan ng South Judea, 40 araw, humiga si Ezekiel sa Kanan, habang 40 araw. Dahil sa mga kasalanan ng North Israel, humiga si Ezekiel sa kaliwa habang 340 araw. Ito ba ay mahirap o madali? Without moving habang 390. Without moving sa Kanan, 40 araw. Yeah. Super mile, pero small node. Ito ay Waston Box node. Sa pamagitan ng ano po? Lubusang Box node. Yeah. Lubusang Box node. And also, may halimbawa si Propeta Ezekiel. Tingnan po natin sa Ezekiel chapter 20, versículo 3. Pasay po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Panginoon, kung paanong ang aking lingkod na si Isaías ay lumakad na hubad at yapak sa loob ng 3 taon bilang tanda at babala sa Ehipto at Ethiopia. Dito, ilang taon si Propeta Isaías lumakad at hubad. Ilang taon? 3. Three years. Siya ay humakad na hubad at yapak sa loob ng 3 taon bilang tanda at babala sa Ehipto at Ethiopia. Kaya sa pamamagitan ng tanda na ito, God showed, ano? Ethiopia at Ehipto ay mawawasa. Ito ay tanda. Sumunod si Propeta Isaías habang 3 years, paano nabuhay siya? Lumakad na hubad at yapak sa loob ng 3 taon. Ito ay lubusang bakso nod. And also, nang mga Israelita ay pumasok sa lupain ng Kanaan, sila ay inkaon lunsod ng Jericho. Paano ang lunsod ng Jericho ay nawasak? Ayon sa salita ng Diyos, ang mga Israelita ay sumunod sila. Kaya ang malakas ng lunsod ng Jericho ay nawasak. Tingnan mo natin sa Joshua chapter 6. Joshua chapter 6, versículo 3 hanggang 5. Joshua chapter 6, versículo 3 hanggang 5. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Lilibutin ninyo ang buong lungsod. Lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lungsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. Ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban. At sa 7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at hihipan ng mga pari ang mga tambuli.
kapag hinihipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli ay sisigaw ng malakas ang buong bayan. Ang pader ng lungsod ay guguho at ang buong bayan ay tuloy-tuloy nasasalakay. Dito may nilalaman tungkol sa lubusang pagsunod. Ang mga Israelita sa katunayan hindi naunawaan nila ang salita ng Diyos, utos ng Panginoon. Pero sumunod sila. Kaya yung lungsod ng Jericho ay nawasa. Paano po? Isang beses rotated sa isang araw. Yeah. Sa lungsod ng Jericho. Hanggang sa anim na araw, hanggang sa 6 days, they rotated lungsod ng Jericho isang beses sa isang araw. And sa seven day, they rotated 7 times sa isang araw. Ito, sumunod sila ayon sa utos ng Panginoon. Yeah? Exactly. Yeah? Kaya ang lungsod ng Jericho ay nawasa. Yeah? Ito ay hindi common sense tama ba? Yeah? Pero sumunod sila yeah? Ayon sa utos ng Panginoon. Ito ay lubusang pagsunod. Lubusang pagsunod. Yeah. Ito ay totoo. Yeah. May ayon sa kasaysayan ng Israel, ito ay totoo. May ebidensya. May trace, may ebidensya. Ito ay totoo. Ibig sabihin, kung tayo ay susunod ayon sa salita ng Diyos, sigurado ang Panginoon ay kikilos. Yeah. Kung ano ang uri ng pagsunod ay kailangan, ito, kailangan ng lubusang pagsunod. And number 3, ano ang wastong pagsunod? Ang wastong pagsunod ay pagsunod kaya na hindi mo alam ang dahilan ng pagsunod. Halimbawa si Abraham, sumunod siya ng salita ng Diyos, utos ng Panginoon. Genesis chapter 22, verse 2. Genesis chapter 22, verse 2. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaak, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Yeah, dito may mabuting halimbawa tungkol sa wastong pagsunod. Tingnan po natin sa versikulo 2, at kanyang sinabi, kunin mo yayon ang iyong anak. Si Isaac. Ang iyong kaisa isang anak na si Isaac na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Iyalay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Yung situation ay pinakamahirap. Ito ay test mula sa Panginoon. Alam ng Panginoon pero gusto niya kanyang puso pananampalataya ni Abraham. Kaya pagkatapos ng test na ito, sinabi ng Panginoon, alam ko, ikaw ay matakos sa akin. Sinabi ng Panginoon, dahil sumunod siya ayon sa utos ng Panginoon.
Mahalagang mga magulang, kung may isang anak, isang anak laman, wala iba. Pero ang Diyos, sinabi ng may utos ng Panginoon, dedicate, isang anak sa akin. Kung ngayon, gusto ba ninyo o ayaw ba ninyo? Walang sagot, ibig sabihin, mahirap? Mahirap? Kay Abraham, may test. Kung may utos ng Panginoon, sa Biblia, maraming utos ng Panginoon. Kung ngayon, sigurado, may mayroong responsibilidad, mayroong responsibilidad ng Panginoon. Naunyo po? May utos, kung ano, kapag tayo ay susunod ng salita ng Diyos, sigurado, may solution, already, iyanda ng Panginoon. Naunyo po? Pero kung kulang ng pananampalataya, hindi pwede upang sumunod. Tama ba? Pero kung may pananampalataya, kung ngayon, tayo ay susunod. Susunod. Bari tayo sumunod. Kaya siya ay naging ancestor ng Israelita and siya ay naging ancestor ng pananampalataya. Dahil kay Adan, si Jesucristo ay pumarito sa mundong na ito and tayo ay naligtas rin. Tama ba? Siya ay naging ancestor ng pananampalataya, kaligtasan, mahalagang, naging mahalagang tao. Dahil sumunod siya. Kaya sa ating Christian life, ito, ang pagsunod, ang wastong pagsunod ay pinakamahalaga. Kung ngayon tayo ay magiging matagumpay sa ating Christian life. Bakit po? Dahil maaari tayo maintain relation tayo sa Diyos. Kaya tayo ay maaaring matagumpay. And number four, ano ang wastong pagsunod? Ang agalang pagsunod ay wastong pagsunod. Agalang pagsunod. Agalang. Agalang. Sa Biblia, maraming halimbawa. Halimbawa, sina Pedro at Andre. Sina Juan at Jacob, Santiago. Sumunod sila. Paano po? Paano? Kagad. 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 Immediately. Bakit po? Sigurado, mayroong kalooban ng Diyos, sigurado, mayroong responsibilidad ng Panginoon, kaya sila ay sumunod. Paano? Kagad. Buksan po natin sa Mateo chapter 4. Mateo chapter 4, versículo 22. Pasan po natin sa basa. 3, 2, 1. Kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Dito, may malakang dilalaman ano ang wastong pagsunod. Ang agalang pagsunod ay wastong pagsunod. Dito may halimbawa, kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Kaagad. Paki-highlight. Anong uri ng pagsunod? Agalang pagsunod. Kaagad nilang. Iniwan. Iniwan ang bangka at ang kanilang ama. Kung ngayon, sila, sina Pedro at Andres, and sina Juan at Santiago, anong trabaho? Anong occupation? Fisherman, fisherman. Kung ano, dito, iniwan nila ang bangka. Kung ngayon,
Ano? Iniwan ang kanilang trabaho. Occupation. Yeah. And iniwan ang kanilang ama. Tatay na and nanay niya and mga pamilya. Bakit po? Dahil ang Panginoon ay mas mahalaga kaysa mahalagang pamilya. Sinabi ni Jesu Kristo sa Mateo chapter 10, hindi sapat kung kayo ay mahal kaysa pamilya mo. Kaisa Panginoon, if you love your families, kaisa Panginoon, ito ay hindi tapa sa harapan ng Panginoon. Hindi tama sa harapan ng Panginoon. Sila, iniwan nila ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Paano po? Bukas o kagad? Kagad. Ito ay wastong paksunod. Ang agalang paksunod ay wastong paksunod. Sa Biblia, maraming mabuting Kristiyano sumunod sila ay kagad. Kaya sila ay yusto para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya yung ebanghelyo ay ipangaral hanggang ngayon tayo ay naligtas. Maraming tao kaluluwa ay naligtas. Dito, buksan po natin sa Awit chapter 119, verse 60. Awit 119. 460. Pasan mo natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y nagmamadali at hindi naantala na sundin ng iyong mga utos. Dito, may halimbawa yung rekodo ng Psalm, Awit 119. Siguro si Haring David, naisulat niya ang aklat. Mga awit, nalunaluna dito, 119, kapitulo 119. Ako'y nang mamadali at hindi naantala na sundin ang iyong mga utos. Ito ay anong uri ng paksunod? Ito ay agalang paksunod. Kaya kung may utos ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Biblia, kung may utos ng Panginoon, paano dapat tayo gawin? Kaagad. Tulad nila. Kaagad. Ako'y nagmamadali at hindi naantala na sundin ang iyong mga utos. Tulad na ito, yayon, we need to determine sa ating puso kung may utos ng Panginoon, gusto ko sumunod ang salita ng Diyos, ang utos ng Panginoon. Kahit hindi naintindihan ko, kung may utos ng Panginoon sa Biblia, ito ay totoo. Kaya kailangan ng sumunod, upang sumunod. Ito ay agalang paksunod. Ang mga leaders ay tumalo sa leaders retreat. Tama ba? Tingnan natin ang pagong kusali. Anong kusali? Lodging. Tama ba? Lodging. Maganda. Ground floor and first floor, second floor and my view deck. I think church also my view deck. Tama ba? Sample. Sa front building, my view deck.
pero walang bubong kaya medyo sayang pero kung may bubong kung ngayon ito ay magiging magandang yudek paki manalangi para sa bubong sa front building kaya ating brothers and sisters also nakjoin sa lodging sa Taal Galilee Retreat Center tama ba? Para sa construction ng lodging kaya yayon naiitayo yayon building constructing yayon ngayon susunod retreat we can use lodging, 마간당 lodging. 야연 매조 inconvenient 다일 사 꿀랑낭 샤워룸 다모와 예 inconvenient. 빼로 예 이도아이 룰루타신 예 이도아이 룰루타신 예 꿈가연 까요아이 마기깅 마스 마사야 and comfortable 예 ang lodging 예 바라사팅 activity 사 예도 까야 ano may pledge tawo wa anong taon 2022 예 may pledge kaya hanggang yayon maraming brothers and sisters participate sa pledge tawo wa ye kaya sa lodging construction may ating puso at ating pag-ibig, ating sacrifice. Sample, sa lodging construction. Ito ay nagiging ano, bakal o simento o buhangin. Tama ba? Kung ngayon sigurado, may ating, ang ating puso, pag-ibig, sacrifice, doon. Kaya sa pamamagitan ng lodging construction kung mahalagang kaluluwa'y maliligtas kung ngayon ito ay also magiging ating gantimpala sa harapan ng Panginoon. Tama ba? Kaya 30 folds and 60 folds and 100 folds mayroong gantimpala mula sa Panginoon. Kaya sinasabi ng Biblia tungkol sa pledge. Paano po? Yeah, buksan po natin sa Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5, verse 4. Ecclesiastes chapter 5, verse 4. Pasan po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kasiyahan sa mga hangal. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Dito may utos ng Panginoon kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang mapaliban ng pagtupad. Pagtupad. Brothers and sisters, may puso upang sumunod. Tama ba? Kung gano'n, pakyusa sumunod ng utos ng Panginoon. Kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad dahil ayon sa iyong pag-ibig at sakripisyo, mayroong kaluwalhatian para sa Panginoon at para sa iyo. Sa ating Christian life, sa Biblia, may mahalagang dalawang salita ito. Una, kaligtasan. And susunod, ano po? Kaluwalhatian. Kaluwalhatian. Kaligtasan at kaluwalhatian. Tayo ay nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama ba? Kung ano, sigurado also mayroong kaluwalhatian para sa iyo, para sa akin. Yeah. Ayon sa ating Christian life. Kaya, sumunod ng salita ng Diyos. Anong uri ng pagsunod? Anong uri ng
paksunod. Ang agalang paksunod ay wastong. Wastong paksunod. And dito, may dilalaman, parehong dilalaman tungkol sa pledge. Kung kayo ay hindi susunod ng utos ng Panginoon, kahit kayo ay participate sa pledge, hindi sumusunod yayon, ito ay ano ang uri ng bagay dito, sinasabi ng Biblia, Deuteronomy chapter 23, Deuteronomy chapter 23, verse 21. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Kapag ikaw ay gagawa ng isang panata sa Panginoon mong Diyos, huwag kang magiging mabagal sa pagbabayad nito, sapagkat tiyak na hihingin sa iyo ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay magkakasala. Yeah, dito may parehong nilalaman, and also, it is mabuting gawa o magkasalanan, sinasabi ng Diyos. Kapag ikaw ay gagawa ng isang panata sa Panginoon mong Diyos, huwag kang magiging mabagal sa pagbabayad nito, sapagkat tiyak na hiningin sa iyo ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay ano po? Makakasala. Yeah. Kung ano? Yeah. Kung may pledge para sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pledge ng lodging construction, kung ngayon, kahit kayo ay mahirap, alam ko, naintindihan ko, pero kung may pledge, kailangan ng, ano po, pagsunod. Yeah. Huwag po delay. Yeah. Yayon, mahirap ako. Yeah. Kaya, walang boji. Yeah. Kaya, hindi pwede, participate. 부가스, 막조인 부가스, 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 안왕 파나온, 까니농 까니농 파나온, 이 사이오와 사 이방다오, 예, 힌디 사 이오, 부가스. 그러니까 신하사비 낭 비브리아, 까이간 챕터 3, verse 27 and 28. 사사이 보다틴 사바이사바이 3, 2, 1. 'Huwag mong ipagkait ang mabuti sa akin na uukulan, sapagkat ito'y nasa kapangyarihan, ito'y nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, humayo ka at bumalik na lamang, at bukas ako magbibigay, gayong mayroon ka naman. Eh, dito, sinasabi ng Panginoon, versikulo 27, 'Huwag mo ipagkait ang mabuti sa kinaukulan kapag ito ay nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay. In this case, may lakas upang offer, tulungan, may power, tama ba? Pero, by hesitation, yeah. Paano? Versículo 28, huwag mo sabihin sa inyong kapa, yeah, sinasabi ng Biblia, humayo ka at bumalik na lamang at bukas ako ay magbibigay kayong mayroon ka naman. Yeah. Bukas. Yeah. Yayon ayaw ko, pero bukas, yeah. Ano? Tutulungan ko, bukas, ito ay, ano po? Totoo o na, ano, lie. Bukas, hindi sa akin. Yeah. Hindi ko alam. Bukas, ano ang mangyayari? Yeah. Hindi ko alam. Yeah. Kaya kung may pananampalataya sa iyong puso, sumunod ng utos ng Panginoon, paano po? Yeah. Kagad, immediately. 나오냐 보가? Immediately. Brothers and sisters, 난리 났을까요?
1 year ago, 2 years ago, 때로 항아야요 왈랑 미니스테리 끝가연 이또아이 마간다 오 마부티 오와 힌디 마부티 사라반낭 바이노 왈랑 사고 왈랑 미니스테리 사 철치 사 철치 마라밍 예 미스테리 아이 깔랑 달리타스가 1 year 저거 2 years 저거 빼로 항아야요 왈랑 미니스테리 예 가야 바가타포스낭 예 당할리안 예 구스토코 우무이 가가드 사 바나홍 이온 예 힌디 깔랑한낭 가가드 예 가가드 예 마이 미니스터리 꿈가요 you can stay sa church sa hapon sa lingo sa lingo you can give sa panginoon bilang mga anak ng Diyos. Tama ba? Kaya, pagki determine sumunod ng utos ng Panginoon tungkol sa ministry sa church. Tama ba? And also, kung kayo, kayo preachate para sa lodging construction sa Taal Galilee Literary Center, huwag po postpone, bukas, yeah, I will join. I will offer, yeah, huwag po delay postpone 야연 꿈마이 버짓 꿈 왈랑 버짓 이 꿈가는 힌디 부에 대담어와 예 빼로 꿈마이 버짓 밖에 예 아노 파티시페이 사 플레지 항상 야연 마라밍 브라더젠 시터스 아이 예 파티시페이 사 플레지 아이온 사 플레지 니뇨 가야 예 마라밍 살라마포 And, ano ang wastong paksunodo? Number five, ang paksunodo na ginagawa ng may kusangdo ay wastong paksunodo. Halimbawa, dahi tayo ni Haring Solomon. Ano po? Ang templo ng Diyos. Tama ba? Si Solomon. Yeah. 구스톤이 하링 다비드 우빵 예 맞다요. 낭 템플로 낭조스 빼로 아야우당 빵이놈 바퀴보 마라밍 디그마안 까사마낭 이방 반사 까야 마라밍 두고 어 이빅사빈 마라밍 따와이 남아다이 까야 아야우당 빵이놈 빼로 갓 얼라우드 우빵 맞다요 낭 템플로 낭 조스 까이 하링 솔로몬 예 하링 솔로몬 사파나오년 아노앙 낭야야리 예 악망아 이젤리타 까사마낭 따판나부소 부옹부소 엔 바런티얼리 파티페이실라 이또아이 예 와스동 박스노드 띵남보 나틴사 북산보 나틴사 Exodo chapter 35 Exodo chapter 35 verse 5 Basahin po natin sabay-sabay 3 2 1 Kumuha ka sa inyo ng isang handog para sa Panginoon. Sino mang may mapagbigay na puso ay magdala ng handog sa Panginoon. Ginto, pilak at tanso. Yeah. Upang matayo ng templo ng Diyos, may utos ng Panginoon, kumuha kayo sa inyo ng isang handog para sa Panginoon. Sinumang may mapagbigay na puso ay magdala ng handog sa Panginoon, ginto, pilak at tanso. Kaya sapat na, eh? Sapat na. Upang matayo ng templo ng Diyos. Kaya, sinabi niya, ye, huwag po, magdala, auditionally, na, diba? Dahil, sapat na. Ye, sapat na. Kaya, versikulo 21, dito, ano ang nangyari? Versículo 21. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1.
At sila'y dumating, ang lahat ng taong napukaw ang kalooban, at lahat ng pinakilos ng kanyang espiritu at nagdala ng handog sa Panginoon upang gamitin sa toldang tipanan, at para sa lahat ng paglilingkod doon at para sa mga banal na kasuotan. Yeah, dito, ang mga Israelita, nakhandog sa pamagitan ng mabuting puso. Dito, sila'y dumating ang lahat ng taong napukaw ang kalooban at lahat ng pinakilos ng kanyang espiritu. Yeah. Ito ay anong uri ng pagsunod? Ito ay ang pagsunod na ginagawa ng may kusangno. Yeah. Sa katunay ang lahat ng bagay, yeah, ano, kaninong bagay? Ang Diyos. Yeah. Kaya, kung walang puso tulad nito, ayaw ng Panginoon. Yeah. Kaya, kapag tayo ay participate sa pledge or tithes and Lord's Day offering, kung walang kagalakan ng puso, puso ng kagalakan, ayaw ng Panginoon. Naunyo po? Yeah. Ayaw ko upang tumalo sa tithes offering, kung ngayon ayaw ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon. Kaya, kasama ng pagsasalamat, kakalakan, kailangan ng participate sa ang mga gawa ng Panginoon. Kaya, ang templo ng Diyos ay naitayo sa pamagitan ng mabuting puso ng Israel dita. Kung ano, paano mag-participate sa mga gawa ng Panginoon? Yeah. Kung ang puso natin ay hindi magalak, kung ngayon hindi pwede. Brothers and sisters, do you remember ang kagalakan ng kaligtasan? Yes, yeah. Kung nakalimutan ng kagalakan ng kaligtasan, mahirap upang participate sa mga gawa ng Panginoon. Kung ngayon, first, kailangan ng recovering tungkol sa kagalakan ng kaligtasan. Naunyo po? Yeah. Buksan po natin sa Awit chapter 51. Awit chapter 51, verses 12 and 13. basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Dito may malakang nilalaman para sa ipangaralang ebanghelyo. Ito ay layunin ng ating natitirang buhay ang ipangaralang ebanghelyo. Pero sa ating puso, walang kagalakan, mahirap ang Christian life, ako ay mahina, kung ganon, mahirap upang participate sa evangelizing. Yeah. Kung ngayon, ang malakang familia at kapibahay, sila ay hindi maliligtas. Si Haring David also, nanalangin tulad nito, sa versikulo 12, ibaling mo sa aking ang kagalakan ng iyong pagliligtas. At alalayan ako na may espiritong nagnanais. Yeah. Kaya, kung brother and sisters ay mahina sa iyong Christian life, paki manalangin muna, paano po? Tula nito, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong paglilitas. Yeah. Kaya, sa Bible Seminar,
Yeah. We need to join continuously. Yeah. 다일 사범이 있던 바이블 세미나, we can hear gospel, good news. 그가연, we can remind 뚱골사 빠그이빙낭 빠이노. 까이샤이 따가빠글리카 나깅 따오 남아따이 빠라사긴. 그가연, we can remind and we can review adding Christian life. We can recovery 물라사 마이라 Christian life. 까야 꿍 따요 아이 마깅 마갈라 꿍가는 시구라도 까사만 낭 까갈라깐 낭 뿌소 we can evangelize, we can invite 다일 알람꼬 안왕 망야야리 신라이 부분다사 임페르노 알람 nothing. 까야 we can invite, we can evangelize. 다모와 둘라니도 꿍 마카가요이 이뚜뚜로 꼬사망아 스무수와이 앙망아 라카드모 앗 앙망아 마카카살라난 아이 마누눈발릭사이요. 예, 이또아이 related 아노 앙까갈라칸 낭깔릭다산 앗 이반젤라이시 나오냐고와 Young Christian life, Young Christian life, ba ay, bayrawa ba dali po? Bayraw, dahil may sacrificio, bayraw. Pero we can be joyful, tama ba? Dahil may pag-asa, ang pag-asa ibig sabihin ay May sasakatuparan sigurado ito ay ang pag-asa. Naunya po? Ang pag-asa ay 100% accomplishing. Yeah. Ito ay pag-asa. Sa ating puso, may pag-asa. Kaya kahit tayo ay mahirap sa ating Christian life, yeah, we can keep ano kakalakan sa ating Christian life. 가야 바퀴 수린 앙까갈락간 사 이용 부하이 바가다 보스나 앙까릭다산 예 니뇨 군가는 시구라도 앙 에스피리도 산토아이 키킬로스 사범하이 있단 예 낭 부하이 니뇨 엔 넘버 6 아노 앙 와스통 박스노드 앙 빠뚤로이나 박스노드 아이 와스통 박스노드 빠뚤로이, 예, 힌디 이상 베세스. 할림바와 농따온 수문호도 왔고, 엔, 예, 마이 와스동 박스노드, 빼로 야연 힌디, 예, 수문호드, 예, 프로폴리. 이또아이 힌디 빠뚤로이나 박스노드. 앙 빠뚤로이. 앙 빠뚤로이나 박스노드 아이 와스동 박스노드 할림바와 사 비브리아 마이 운앙 하리 에사 반사당 이스라엘 신오보 시 하링 사울 땅오와 바고샤이 나깅 하리 사 반사당 이스라엘 샤이 아노 험볼 땅오와 예 사라빤낭 아마냐 올소 샤이 험블 엔 사라빤낭 망아 이방따오 샤이 험블 베로 샤이 나깅 예 에로겐 예 가야 가야 힌디 수문옷 예 힌디 샤 수문옷 예 이또아이 마이 프로브레마 이또아이 힌디 빠뚤로이나 박스노드 가야 샤이 레프트 물라사 하리 사 이스라엘 NC 하링 솔로몬 올소 사 운앙 바나혼 샤이 험볼 앤 수문오드 샤 낭살리타낭 조스 마을랑 하리 예 나이따요 냐앙 템블로낭 조스 예 말라가 빼로 사훌링 바다혼 힌디 수문오드
hindi siya sumunod ng salita ng Diyos. Kaya naglingkod siya sa Diyos-Diyosan. And hindi sumunod, kaya he got married kasama ng ibang babae. Ibang babae. Ilang asawa niya? Ilang asawa? Eh? 1,000. 이방 반사, 예? 아노, 이방 바바에 사 이방 반사. 예. 낙가살. 이또 아이, 아노포? 와스통 박스노드, 힌디, 와스통 박스노드. 힌디, 예, 와스통 박스노드. 사 우낭 바나혼, 수문노드 샤, 빼로 사 훌링 바나혼. 힌디 수문오드샤 이또아이 힌디 와스통 박스노드 가야 아노앙 박스노드 아노앙 와스통 박스노드 앙 파틀로이나 박스노드 아이 와스통 박스노드 노웅타온 야용타온 야용아라오 부가스 항강사 이칼라왕 바그다팅이 예수 그리스도 예 궁타요아이 수스노드 낭살리타낭조스 파틀로이 이또아이 아농 우리낭 예, 박스노드 이또아이 파틀로이나 박스노드 자카두나야 시나비 낭빵이노온 달라왕 베세스 예, 까이 하링 솔로몬 예, 디도 띵남보나티사 북산보나티사 운항하리 포스 11 아, 카피톨로 예, 챕터 11 Verses 9 and 10. 바사이보 natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ang Panginoon ay nagalit kay Solomon sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel na nagpakita sa kanya ng dalawang ulit. At siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos. Ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Yes. Dalawang beses may utos ng Panginoon kay Haring Solomon. Yeah. Huwag maglingkod. Yeah. Huwag eh su huwag ano eh maglingkod sa Diyos-Diyosan. Yeah. Dalawang beses God appeared sa harapan ni Solomon. Sinabi ng Panginoon diretso, pero sumunod siya ng utos ng Panginoon. Dahil hindi sumuway siya, yeah, sumuway siya ng utos ng Panginoon. Kaya he got married kasama ng ibang babae and he allowed upang worship idols. 그야 이도 아이 가살란 사하라판 낭 빵이노온. 그야 깐냥 안 깐냥 빵알란 아이 힌디 나이슬라 아사 헤브레오 챕터 11. 예. 카피톨로 낭 빠는 안 빨랐다야. 왈랑빵 빵알란 야. 예. 까이 샤 아이 페이모스 하리 사 운항 빠나혼 페로 사 훌링 빠나혼 힌디 마부티 이또아이 할림 바와 둥골사 파틀로이 나 박수 노드 페로 시 하링 다비드 데비드 아이 마카이 바다모와 예 마이 카살라난 페로 낙 시시시 옛날 한강사 까마타야냐 수문오드 샤 까야 깐냥팡알라나이 마을라가 마이팡알란사 예 카피톨로 낭파나남팔라타야사 헤브레오 챕터 11 아농 프레이즈 물라사 빵이논 예 북산본 아티사 가와 챕터 13 verse 22 바사이보나티 사바이 3, 2, 1
Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, "Natagpuan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, nagagawa ng buong kalooban ko." Tulad ni Haring David, Brothers and sisters, gustuhan ninyo mabuhay? Tulad ni Haring David? Gusto. Yeah. Dito may praise mula sa Panginoon. Yeah. Anong praise? Dito sa huling bahagi, isang nalaking kinalulugdan ng aking puso. Maganda. Tama ba? Yeah. Brothers and sisters, dapat tayo magtanggap ang praise mula sa Panginoon tulad ni Haring David. Kaya hanggang sa bukas, hanggang sa kamatayan mo, hanggang sa hanggang sa ikalawang pagdating ni Hesus Kristo, pagkiusap, sumunod ng utos ng Panginoon. Kung ngayon sigurado ang ating Christian life ay magiging batagumpay. Yan. Buksan po natin sa Awit chapter 119, verse 33. May testimony ng rekodo ng kapitulo ng 119. Pasayin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas. At ito'y aking iingatan hanggang sa wakas. Eh, tulad ng testimony ni Haring David. Tingnan po natin sa versikulo 33. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas. At ito'y aking iingatan hanggang sa bukas o hanggang sa wakas? Wakas. Yeah. Wakas ibig sabihin hanggang sa kamatayan natin o hanggang sa ikalawang pagdating ni Hesus Kristo. Yayon sa pamamagitan ng sermon, God is teaching for you. Tulad nito, ituro mo sa akin ng Panginoon. Yeah. Tulad nito, yeah, kailangan ng request ang mga brothers and sisters. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas at ito'y aking iingatan hanggang sa wakas. Yeah. Ito ay ang patuloy na pagsunod. Ito ay wastong pagsunod. Wastong pagsunod. And huling, yeah, number 7, ano ang wastong pagsunod? Ang wastong pagsunod ay ang pagsunod hindi lamang sa panahon ng kapayapaan, kundi maging sa panahon ng kaguluhan. Naon niyo po ha? Ito ay wastong pagsunod. Sa katunayan, brothers and sisters, kapag masayang situation tayo, kung ngayon, maaari tayo sumunod na madali tayo ha? Pero, ano ang wastong pagsunod? Hindi lamang sa panahon ng kapayapaan, kundi maging sa panahon ng kaguluhan. Yeah. Kaguluhan. Halimbawa si Jose. Yeah. Jose. Sa panahon ng kapayapaan, sa harapan ng ama niya, yeah, sumunod siya. Yeah. And also, sa Egypto, bilang alipin, also, sumunod siya. Naon niyo ba? Ito ay wastong pagsunod. Yeah. Sa panahon ng kapayapaan, sumunod siya. And kahit mahirap pagay, sumunod siya. Ito ay, anong uri ng wastong pagsunod? Ito ay, hindi lamang, ne, yeah, ang pagsunod hindi lamang sa panahon ng kapayapaan, kundi maging sa panahon ng kaguluhan. Si ang mga kaibigan ni Daniel, yeah,
May tatlong kaibigan. Ano ang pangalan? Yeah. Tatlong kaibigan. Sadrang Mes, Sadrak. Yeah. Meshe and tatlong kaibigan ni Daniel, 20 노드 sa Bansanang Lupain ng Israel, and also sa Babylonia, 20 노드 ng utos ng Panginoon. Kaya hindi magalingko sa Diyos Diyosan ng ano ng ginto. Yeah. Image ng ginto hindi magalingko. Ito ay wastong paksunod. Wastong paksunod. They didn't worship idols sa mahirap situation, sa ibang bansa. Yeah. Sa katunayan, upang mabuhay ng isang buhay na sumunod sa salita, tiyang na may mga kapighatian at pag-usik. Ang taong walang buhay ay sumunod sa panahon ng kapayapaan, ngunit hindi makakasunod sa panahon ng kaguluhan. Gayunpaman, iba ang mga taong naligtas, ang wastong pagsunod ay pasunod hindi lamang sa panahon ng kapayapaan, kundi maging sa panahon ng kaguluhan. Tulad ni Jose. Si Jose ay masunurin kain na siya ay nasa kapayapaan sa bahay ng kanyang ama. Siya ay masunurin kain na siya ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid sa bahay ni Potiphar. At siya ay sumunod kain na siya ay inakusahan ng hindi makatuwiran at ipinatala sa bilangguan. Sinunod ng tatlong kaibigan ni Daniel ang utos ng Panginoon na huwag yumukod sa mga Diyos-Diyosan kahit nasa harapan ng kapangyarihan ni Haring Nebuchadnezzar kain na maring silang mawalan ng buhay. Yeah. Buksan mo natin sa mga awit, chapter 134, verse 1. Basahin mo natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Halikayo, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na lingkod ng Panginoon, na nakatayo sa gabi sa bahay ng Panginoon. Dito, may balangang salita, ito ay gabi. Sa isang araw, may araw at gabi. Tama ba? Eh? Araw at gabi. Sa ating buhay, tayo ay inkam maraming pagturusa, pagsubok. Ito ay tulad ng gabi. Gabi. Yeah. Pitong taon kapighatian para sa mga tao na hindi naligtas, ito ay gabi also. Yeah, gabi. Winter sa season, winter ay tumutukoy also. Yeah. Pagsubok. Yeah. Dito, sinasabi ng Biblia, halikayo, purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na lingkod ng Panginoon na nakatayo sa gabi sa bahay ng Panginoon. Sa katunayan, ang lahat ng brothers and sisters ay nabubuhay, eh? And tayo ay nananatili sa bahay ng Panginoon. Ito ay yung church. And sa ating Christian life, may gabi. Eh, gabi. Eh, ito ay pagsubok. Pagsubok. Pero sa panahon ng pagsubok, tapat tayo, sumunod. Ito ay wastong pagsunod. Hindi laman sa panahon ng kapayapaan, kundi sa panahon ng
예. 까비고 하티안 앙 박스노드 이토 아이 와스톤 박스노드 You can do brothers and sisters. 마가 카파티드 사 기트나 낭 까비고 하티안 가이사 바이히람 나 파나오 사나 아이 마부부 아 마무무하이 가요 아이온사 마가 살리타 낭 파니노온 쿵가론 낙히힌타이사 아딘 앙칼월하티안 아드망아 빠빠빨라 나 힌디나딘 마이십 브라더젠 시터스 사나 앙망아 카파티다이 마무무하이 낭 칼루 구드 루고드 사조스 사바망이 있던 낭 와스통 박스노드 우마사고 나 앙 아딘 망아 카파티 아이 파트로이 나 마나라틀리 앙 이상 릴라션 사조스 사법원 있던 낭 와스통 박스노드 바카타포스 앙 란낭 이용망아 프로브레마사 부하이 아이 룰루타신 예 따요 앙 나긴 피나카 마사양 따오 다힐마이 릴라션 따요 사조스 사나 아이 마파나틀리 모 앙 릴라숑 이온 사파마기 딴낭 따망 박스노드 와스톤 박스노드 브라더젠 시털세 앙 시크레토 사 따군파이 사 크리천 나이프 예 구스토 뽑아닌요 마깅 마따군파이 오포 궁가요. 앙 시크레토 사 따군파이 사 크리스찬 나이 아이 아노포 박스노드. 예, 박스노드. 예. 아농 우리낭 박스노드. 와스통 박스노드. 예. 일랑 박스노드. 리망. 넘버 원. 예, 리뷰. 앙 와스통 박스노드 아이 앙 박스노드 사 살리타. 힌디 앙 바카토 위랑 바카톨 오 까라나산 낭따오 넘버 투 앙 루부상 박스노드 아이 와스톤 박스노드 앤 넘버 쓰리 앙 와스톤 박스노드 아이 박스노드 까이나 힌디 모 알람 앙 다일란 낭 박스노드 넘버 포 앙 아갈랑 박스노드 아이 와스톤 박스노드 넘버 5. 앙 박스노드나 기나가완 낭 마이 쿠상도 아이 와스통 박스노드. 넘버 6. 앙 파트로이나 박스노드 아이 와스통 박스노드. 훌링 넘버 7. 앙 와스통 박스노드 아이 앙 박스노드 힌디 라망 사파나온 낭 카파야판 꾼디 마깅 사파나온 낭 까굴루 한. 나오냐 봐봐. 바람이 살라마포 브라더젠 시터스 마나랑이 보타요 바날라트 마바기 나방조스 나사미나이 나그마마할 사나마포사 인종 비야야 나가랄 나민 앙 바알라강 딜라라만 이토아이 와스통 박스노드 안왕 와스통 박스노드 바키우삽 가바얀 뽀닌요 까미 우빵 스무노드 낭 방아 우토스낭 빵이노 온 한강사 까마타얀 아오 이갈왕 바가다팅이 예수 그리스도 나나랑인 까미 파라사 썸머리트리 아티스트릭투 바이블 세미나 구스도 남인 남 마라민 칼룰루아이 말리리타스 페로 난일리 왈라 까미 꿍 까미 아이 수수노드 꿍아론 마라민 칼룰루아이 말리리타스 사방이 있던낭 와스통 박스노드 뚫라드낭 필리포 필리피안 철치 사 아포칼립시스 가야 바키우사 가바얀 보니뇨 까미 러브 이치 어더 사라판낭 바이노 온 엔 구스토 나미 스무노드 낭 우토스 낭 바이노 온 사 에스피도 산토 라망 까미 나그티티 왈라 이디나 달랑이 나미니토 사팡알란 예수 그리스도 다사미나이 나그마마할 아멘.